Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ang live devotion na ito ay mula sa Cagayan City, Isabela, under District 9, kay Pastor Luis Bible. Sa umagang ito, muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos upang mapalakas ang ating pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa atin. Dalangin natin sa Panginoon na mas higit niya tayong tulungan, gabayan sa ating pananampalataya upang mas higit natin siyang makilala ng lubusan sa ating mga buhay. At alam naman natin na nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya dalangin natin sa Panginoon yung pagsama sa buhay ng bawat anak niyang nananalig at nagtatapat sa kanya. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay aawit sa Panginoon. Hallelujah. Deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor.
panibagong umaga, panibagong kalakasan na ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat, samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, sa umaga nito. At ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kung may banal kayong mga salita, banal na salita, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Juan chapter 10 verse 3 and 4. Basahin ko na lang. Sabi niya dito sa aklat ng Juan chapter 10 verse 3 and 4, pinapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Sa verse 14, sabi niya ganon. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa tupa. Sa verse 27, sabi niya ganun, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ayan, pagpalain ang salita ng Diyos. Ang susi ng isang matagumpay na mananampalataya ay yung nakikinig sa tinig ng ating Panginoon. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga anak upang bigyan ng mga instruksyon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen. Napapakinggan natin ang tinig ng Diyos kung babad tayo sa salita ng Diyos. Amen. At mayroon tayong intimate na relationship sa ating Panginoon. Amen. Pag may intimate relationship kasi tayo sa ating Panginoon, parang ang anak at ama ay nag-uusap. Kaya ganun din tayo sa Panginoon. Lalo na sa ating panahon ngayon na marami tayong pinapakinggan sa sanlibutan ito. Kasi dalawa lang ang pwede nating pakinggan. Ang tinig ng kaaway o ang tinig ng Panginoon. Ngunit alam ko na tayo ay mga anak ng Diyos, kaya ang napapakinggan natin ay yung tinig ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay palaging nakikipag-usap sa atin kasi nagmamalasakit siya sa mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya ang Panginoon ay siya na mismo ang tumatawag sa buhay ng bawat isa sa atin upang pakinggan ang kanyang tinig. Kasi siya yung nagtuturo sa buhay ng bawat isa sa atin kung ano yung mabuti at masama. Kaya napakahalaga yung ating pakikinig ng tinig ng ating Panginoon. Papaano tayo makakarinig ng tinig ng Panginoon kung wala naman tayong pagmamalasakit sa salita ng Diyos? Kaya kailangan yung salita ng Diyos ay kailangan, sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, na kailangan ang salita ng Diyos ay pagbubulay-bulayan natin araw at gabi. Yun ang nais ng ating Panginoon upang mapakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon. At pag narinig natin ang tinig ng Diyos, alam ko naman na palagi tayong nagtatagumpay.
Hindi tayo mapapahamak kung yung tinig ng Diyos ang palagi nating mapapakinggan, kundi sa ikabubuti natin, sa ikatatagumpay natin sa bawat araw ng ating mga buhay. Kaya kung tayo ay talagang mananampalataya na nagmamahal sa ating Panginoon, meron tayong pagbababad sa salita ng Diyos at meron tayong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon na kung saan palagi nating naririnig ang tinig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa ating panahon ngayon, marami na ang mga hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon sa sanlibutan ito. Kaya lang kung yung mga kaluluwa ay talaga namang wala silang pagmamalasakit sa ating Panginoon. Kaya mas pinapakinggan nila yung tinig ng kaaway sa ating mga buhay. Ngunit kung talagang nagmamahal tayo sa ating Panginoon, ang Diyos, yung tinig ng ating Panginoon, ang palagi nating napapakinggan. At tandaan natin, sabi ng Panginoon, yun lamang nakikilala ng ating Panginoon ang sumusunod sa Kanya. Alam ng Panginoon ang tinig ng Kanyang mga tupa, at ang mga tupa ay alam din nila ang tinig ng kanilang mga pastol. Kaya kailangan natin talagang kailangan natin pagsumikapan na kilala natin yung tinig ng ating pastol. Kasi pag napakinggan natin o na nakikilala natin ang ating pastol, ano ang mangyayari sa buhay natin? Tagumpay palagi. Hindi tayo nagagapi ng mga kaaway. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na ang naliligaw. Marami na ang naililigaw sa kanilang mga pananampalataya. Kaya yung pananampalataya natin, panghawakan nating maigi upang tatatag tayo, lalakas sa ating pananampalataya. At hindi tayo maililigaw ninuman. Kasi alam natin yung tinig ng ating pastol. At alam din niya yung tinig ng kanyang mga tupa. Kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, nakikilala niya yung boses ng kanyang mga tupa. Amen. Kaya napakahalaga yung ating pakikinig ng tinig ng ating Panginoon. Kasi pag dumaan tayo ng mga pagsubok sa ating mga buhay, dumaan tayo sa mga bagay na hindi nakalulugod, naririnig, tumawag tayo sa ating pastol at naririnig niya ang ating mga tinig. Kaya ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Kaya papaano natin maririnig ang tinig ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Yung sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and 18, anong sabi niya diyan? Ang sabi niya diyan ay pray without ceasing. Na kung saan yung sabi ng ating sabi ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy tayong lumalapit, tuloy-tuloy tayong nananalangin sa ating Panginoon upang mas higit nating maririnig yung tinig ng ating pastol sa ating mga buhay. Kaya sabi niya dito sa 1 Thessalonians chapter 5, First Thessalonians chapter 5 verse 6:17. Sabi niya dito, maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos.
Kaya ang sabi niya, yung pray without ceasing, kailangan natin maging matyaga sa ating panalangin. Kaya kung minsan hindi natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon kasi nakakaligtaan natin yung pinakamahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ating paglapit, yung ating personal na devotion sa ating Panginoon, nakakalimutan natin. Kaya hindi natin minsan napapakinggan ang tinig ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na siya yung nagsasabi sa atin kung tayo ay magtatagumpay sa bawat araw ng ating pakikipagbaka sa sanlibutan ito. Kaya nais ng ating Panginoon na huwag tayong manghinawang lumapit sa Kanya. Huwag tayong manghinawang manalangin, makikipag-ugnayan sa Kanya sa bawat oras ng ating buhay. Kasi pag ganun ang gagawin natin sa ating mga buhay, yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, naririnig ng ating pastol ang ating mga boses, ang ating mga tinig, tinutulungan niya tayo palagi sa bawat oras ng ating mga buhay. Siya yung nagbibigay sa atin ng katatagan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi pag hindi natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon, parang baliwala ang buhay mo. Kaya kailangan sikapin natin na mapakinggan ang tinig ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi wala namang ibang naggigiya, pumapatnubay sa buhay natin, kundi yung tinig ng ating Panginoon, ang Kanyang mga salita. Ito ang gabay natin sa bawat araw ng ating mga buhay. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, yung ating mga panalangin naririnig ng Diyos. Kaya tinutugon niya ang lahat ng ating Panginoon, ng ating mga panalangin. Kasi alam niya kung sino yung tumatawag sa Kanya. Kaya bawat isa sa atin, tayo ay magsumikap na marinig yung boses, yung tinig ng ating Panginoon, lalo na sa ating panahon ngayon. Kagaya ni Apostol Pablo, noong sila ay nakulong, sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Pinuri nila ang Panginoon na nalangin, narinig ng Panginoon yung mga tinig nila Apostol Pablo na nananalangin sa Kanya, tumatawag ng habag sa ating Panginoon kasi nakakulong sila. Narinig ng ating Panginoon ang tinig ng Kanyang mga tupa. Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoon noong sila ay nakakulong? Basahin natin sa Gawa chapter 16. Anong sabi niya dyan? Gawa chapter 16, noong nasa bilangguan sila Apostol Pablo at si Silas. Anong sabi niya dyan? Sa Gawa chapter 16 verse 25, sabi niyang ganun, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang bilanggo. Di kaginsay-ginsay, lumindol ng napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay na nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kilala niya yung mga tumatawag sa Kanya. Kilala niya yung mga tupa na sa Kanya. At yung mga tupa na nasa Panginoon ay nakikilala din natin ang ating pastol. Kaya anuman ang dumaan, anuman mga problema, pagsubok,
pagka tayo ay makikipag-ugnayan, pag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, naririnig ng ating Panginoon ang ating mga tinig. At naririnig din natin ang tinig ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga yung ating pagkakilala yung sa tinig ng ating Panginoon. Napakahalaga na palagi nating naririnig ang tinig ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi yun naman talaga ang nais ng ating Panginoon, para ang mga anak niya, ang mga tupa na nagmamahal sa kanya, ay hindi maililigaw ninuman. Kasi sa ating panahon ngayon, at nakatala naman talaga sa salita ng Diyos, na sa huling panahon, marami ang maililigaw, marami ang manliligaw sa atin. Pero pag palagi nating napapakinggan ang tinig ng ating Panginoon, kahit na anong gagawin ng mga kaaway, kahit na anong gagawin ang mga nanliligaw sa atin, hindi tayo maililigaw. Kasi nandyan ang ating Panginoon na nangungusap sa atin, na hindi siya yung nangungusap sa atin. Kaya napakahalaga yung ating pagkarinig ng tinig ng ating pastol sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya bawat isa sa atin, yung sabi niyang ganun, pray without ceasing. Walang patid ang ating pananalangin sa bawat araw. Lalo na ngayon, at alam natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kailangan natin yung panalangin na walang patid. Kasi sa ating pananalangin, nandun yung proteksyon ng bawat mananampalataya. Kaya kailangan natin yung mga pananalangin na naririnig ng ating Panginoon, ang tinig ng kanyang mga tupa. Kasi marami din ngayon ang nananalangin na hindi kilala ng ating Panginoon ang kanilang mga tinig. Ang kilala lang ng ating Panginoon, yun talagang nagtatalaga ng buhay sa Kanya. Yung talagang nagtitiwala sa ating Panginoon, kaya Niya tayo nakikilala at napapakinggan, nakikilala ang tinig ng Kanyang mga tupa. Sa atin din na mga mananampalataya, hindi natin mapagtanto, hindi natin alam kung ang pastol na ang ating Diyos yung nangungusap sa atin o hindi, kung hindi talaga tayo nagbababad sa kanyang mga salita. Nalalaman lang natin ang tinig ng ating Panginoon kung talagang kilala mo yung Diyos mo na pinaglilingkuran. Kaya kailangan natin yung walang patid na pananalangin. Kasi pag walang patid na pananalangin, doon nangungusap ang Diyos sa buhay natin. Na kahit na dumaan man tayo sa mga matitinding pagsubok sa ating mga buhay, ang Diyos ang kasama natin palagi. Pangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos doon sa... Ang sabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung sabi niya na yung deep relationship with God is one way to hear His voice. Yung ating malalim na relasyon sa ating Panginoon, yun ay isa sa mga bagay na naririnig natin ang tinig ng Panginoon sa buhay natin. Paano mo maririnig ang tinig ng Diyos kung hindi mo naman talaga ginagampanan yung mga paglilingkod mo, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo bilang anak ng Diyos? Kasi bilang anak ng Diyos, kailangan malalaman natin kung sino yung nangungusap sa atin.
Kasi minsan mamaya, pagka yung nangungusap pala sa atin ay yung kaaway, edi mapapahamak tayo. Pero pag kilala natin yung nangungusap sa atin, kilala natin yung tinig ng Panginoon sa atin, anumang mangyari, kasama natin ang Diyos at tinutulungan niya tayo palagi sa ating mga ginagampanan, sa ating mga ginagawa sa bawat araw ng ating mga buhay. Kaya salamat sa palaging pagpapaalala, palaging warning ng ating Panginoon sa atin na kailangan natin siyang kilalanin ng lubusan sa ating mga buhay upang malalaman natin na tayo ay talagang mga anak ng Diyos. Kasi pag anak tayo ng ating Panginoon, yung pangalan natin, yung buhay natin ay nasa palad ng ating Panginoon. Pag nasa palad ka ng Panginoon, nakasulat sa palad niya yung pangalan natin, nakasulat yung pangalan natin doon sa langit na bayan, anong mangyayari sa atin? Tagumpay. Tagumpay palagi ang ating mga buhay. Na kahit na nandoon na tayo sa hirap, kasi sa ating panahon ngayon na sinasabi ng mga nasa sanlibutan na mahirap ang buhay. Pero pag naririnig mo ang tinig ng ating Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Hindi mahirap ang buhay, anak. Sabi ng Panginoon, kasi nandyan ako na tumutulong sa iyo. Ang gawin mo lang, hanapin mo yung nagbigay ng buhay sa iyo. At hindi mahirap ang buhay, kundi katagumpayan palagi ang ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kasi ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Anong sabi niya doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3? Ano ang sabi niya diyan? Siya mismo yung nag-aalok, nag-i-invite sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Siya na mismo, hindi tayo, kundi ang Panginoon ang tumatawag sa atin na tumawag tayo sa Kanya. At ipagkakaloob niya ang mga bagay na kahanga-hanga na hindi mo nalalaman. Amen. Gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo? Sa buhay natin. Gaano makapangyarihan ang Diyos sa buhay natin? Na kung mayroon kang mga pagsubok, mayroon tayong mga problema, wala namang ibang nakakapag-ayos kundi ang Panginoon. Kaya ano ang gagawin mo? Hanapin natin yung nagbigay ng buhay sa atin, na kung saan siya yung nakakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagka nahanap natin yung nagbigay ng buhay sa atin, mapapakinggan mo palagi kung ano yung nais niyang ipagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya ang Panginoon ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ano ang gagawin natin? Palagi tayong magbababad sa salita ng Diyos at maririnig natin yung instruksyon palagi ng ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ano ang instruksyon niya sa atin? Na kailangan maglingkod ka ng tapat hanggang wakas at tayo ay maliligtas. May pangako ang Panginoon sa atin. Kaya kailangan lang nating pakinggan yung tinig ng ating pastor. At kailangan din natin na kilala tayo ng ating Panginoon. Hindi lang yung tayo ang nakakakilala sa Panginoon, kundi kilala tayo ng ating Panginoon. Papaano ka makikilala ng Panginoon kung wala ka namang pagtatalaga, wala ka namang pagmamahal sa ating Panginoon? Ang iniisip lang natin, yung buhay natin dito sa lupa na pansamantala. Pero pag tanawin natin yung layunin ng buhay natin,
makikilala mo yung Diyos na napakabuti sa ating Panginoon, sa ating mga buhay, na nagpapatatag araw-araw sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya huwag nating iwalay sa ating mga isip, sa ating mga puso, ang Kanyang mga salita, na kung saan ito na yung buhay ng bawat isa sa atin, at ito yung mga bagay na dapat nating malaman upang mapakinggan ang tinig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi minsan nangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya lang minsan binabaliwala natin. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Mag-ingat ka kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayaw niya na mayroong mga anak niya na mawawalay sa kanyang mga mata. Nais ng ating Panginoon na ang lahat ng kanyang mga tinawag, ang lahat ng kanyang mga hinirang ay makakapiling niya doon sa langit na bayan. Kaya tayo ay nakakapaglingkod sa ating Panginoon dahil napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag na nating isipin kung ano yung kinabukasan mo, ano yung kakainin natin. Ang isipin natin, sino ba yung nagbigay ng buhay sa atin? Pababayaan kaya tayo? Hindi. Mas higit na pinapatnubayan tayo ng ating Panginoon. Ang isipin natin, kung papaano tayo makakarating doon sa trono ng ating Panginoon. Papaano natin makakapiling ang Diyos doon sa Kanyang kaharian. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Huwag nating ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na pansamantala, kundi manindigan tayo sa ating Panginoon na siya yung buhay natin at nagbibigay sa atin ng kasaganahan, nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa umagang ito, alam ko naman na bawat nakikinig ng live devotion na ito ay napapakinggan din nila yung tinig ng Diyos. At huwag nating hayaan na yung tinig ng Diyos ay hindi natin mapapakinggan. Kailangan sa bawat araw mapapakinggan natin kung ano yung instruksyon ng ating Panginoon, kung ano yung babala sa atin, kasi ang Diyos ay mabuti sa buhay ng Kanyang mga lingkod, mabuti ang Diyos sa buhay ng Kanyang mga hinirang pinili sa mundong ito. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa mga salita na naihayag, at dalangin natin sa Panginoon na mas higit pa nating makilala ng lubusan ang Panginoon, mas higit nating mapakinggan ang Kanyang tinig sa bawat araw ng ating mga buhay. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin namin sa inyo, Panginoon. Patnubayan niyo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Bawat anak mo, Panginoon, bawat mga lingkod mo sa buong daigdig na ito, Panginoon. Dalangin namin na maunawaan nila, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mapapakinggan namin ang iyong mga tinig, Panginoon, sapagkat alam namin na nalalapit na ang iyong muling pagbabalik, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya pinagpapala namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa bawat araw,
sa ating mga pakikipagbaka sa sanlibutan ito, Panginoon. Kaya pinagpapala namin, Panginoon, ang buong Door of Faith organization, Panginoon, sa pangunguna ng ating superintendent, Pastor Joseph Masaredo, Panginoon. Lahat ng kanyang lahat ng kanyang pamilya, Panginoon, ang pamilya Masaredo, Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo ang kanilang mga buhay upang maipalaganap ang iyong mga salita sa buong mundo, Panginoon. Mula District 1, Panginoon, hanggang District 9, pagpalain mo ang bawat district supervisor, Panginoon. Hallelujah, patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon, upang maunawaan kung ano yung nais mong ipagawa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sa District 9, Panginoon, sa pangunguna ng aming pastor, Pastor Luis Bailon, pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon, ang kanyang pamilya, mga kapatid, Panginoon, ang kanyang magulang, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Patatagin mo, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa sa bawat kapasturan, Panginoon, ng District 9, kasama ang mga manggagawa. Patatagin mo kami, Panginoon, hallelujah, upang masigit namin mapakinggan ang tinig mo, Panginoon, hallelujah, ang mga instruction mo, ang mga babala mo, Panginoon, na palagi naming mapapakinggan sa bawat araw. Kaya tulungan nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng pagnanasa makabasa ng iyong mga salita, Panginoon. Mapagbulay-bulay namin ang iyong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pagnanasa na palagi ka naming magkaroon kami palagi, Panginoon, ng malalim na ugnayan sa inyo, Panginoon, upang marinig namin ang mga tinig mo, ang tinig mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At malalaman namin, Panginoon, kung ano yung nais mong ipagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya pinagpapala namin, Panginoon, ang buong Door of Faith organization, lahat ng mga nakikinig ng live devotion na ito, Panginoon, hanggang sa ibang bansa, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na makapagtagumpay kami palagi sa aming pananampalataya sa inyo. Maging matatag, malakas ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kadakilaan mo. At sa umagang ito, Panginoon, muli naming itinataas ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless sa ating lahat.